Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inadopt ng House of Representatives ang Senate version ng Maharlika Investment Fund o MIF. Sa Bicameral Conference Committee, tinanggap ng mga mambabatas ang inoprobahan sa marathon session ng Senado. Ayon kay House Committee on Banks and Financial Intermediaries Committee Chairman Manila Representative Erwin Cheng, tanggap ng Kamara ang ginawang amyenda ng mga senador sa naturang panukala. Partikular dito ang pag-aalis sa government-owned and controlled corporations gaya ng GSIS, SSS na maging source ng funds. Tanggap din ng komite ang pagbabalik sa orihinal na pangalan nito na Maharlika Investment Fund mula sa dating Maharlika Wealth Fund. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Masagana Rice Industry Development Program na naglalayong matiyak ang supply ng bigas sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, inaprubahan ito sa Rice Industry Meeting sa National Irrigation Industry. Nakapaloob dito ang pamamaraan para mapataas ang ani ng mga magsasaka at masiguro ang rice value chain. Kasama rito ang climate adaptation, farm grouping, value chain methods at digital change. Aabot sa halos 1 bilyong pisong halaga ng smuggled goods ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Bulacan. Ang operasyon ay inilunsad ng mga tauhan ng Manila International Container Port, Intelligence Group and Enforcement Group, katuwang ang Philippine Coast Guard, sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan, kung saan tumambad ang kahong-kahong sigarilyo, kitchenwares at iba pang peking produkto na nagkakahalaga ng 900 million pesos. Binigyan ng 15 araw ang hindi pinangalan ng may-ari ng bodega para magpakita ng kaukulang dokumento. Sumakabilang buhay na si Negros Oriental Governor Carlo George Reyes. Kinumpirma ni Provincial Administrator Attorney Karen Lisette Molas ang pagpanaw ni Reyes. Si Reyes ang pumalit sa gubernatorial post ng lalawigan kasunod ng pagkamatay ni Governor Roel De Gamo na nasawi noong March 4. Agad namang nanumpa si Vice Governor Manuel Chaco Sagarbarria bilang kapalit ni Reyes. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Solian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.